Okay, magandang araw po mga KLX sir. Magpapalit tayo ng fork boots. Maintenance muna po tayo, ayan. Expired na. Yung isa pong KLX na palitan na yun. Ayan, expired na yung boots. Since 2011 na po ito. Ganyang katibay. Palitan muna natin ng replacement. At magbebenta rin po ako nito. Presyong pang masya. Na-expired na yung gamay. Nabiyak na rin po ito. Ayan. Kasi hindi po pwedeng open to. Pag pinantetrail nyo, masisira yung oil seal. Yung papasukin nyo na dumi. Ayan. Pag natinga po dyan, sira yan. Okay, at mamaya, balikan ko kayo. Kinakabit na. A few hours later. Okay, magandang hapon mga K-Lexer. Hinapon na po tayo. Ikakabit na po natin itong fork boots. Ayan, kabit na po natin ito sa aking K-Lex 150. Ayan. Ayan yung original na fork boots. Since 2011, ayan, nakunit na. Dahil na-stock itong motor nung pandemic, hindi nagamit pang trail. Nung nag-trail kami, nasira. So, hindi natin pwede pabayaan to ulit. At masisira po yung fork oil seal. So, ayun ang dumi, ayun, pumasok po. So, alisin muna natin to para malinis at may kabit yung boots. Tapos, lalagyan ko na rin po ng dasil to at baka mabenta rin ako. Okay, mga idol, natanggalan na natin yung kabila side. Ayan. Sit natin yung lumang fork boots. Tilifter ko, ayan, solid pong bakal yan. Ito ikakabit natin bago. Magbebenta na rin po ko nito. Ayan, presyong pangmasa. Medyo mas pangit lang ng konti yung goma, ayan. Konti lang naman. Ang mahalaga, maprotektahan po ito. Yan. Yan, walang kagasgas-gasgas yan. Yung iba kasi, pagas na ginagamit pa, hindi pa nag-change oil. Kaya nagagasgas yung inner tube. Ayan po, napakakinis. Okay, ikabit muna natin yung ano. Ililinisin ko pa yun. Ayan, dumi. Napakadumi. Okay, ito mga idol. Ito. Yan, puro lupa yung loob na yan. So, titingahan natin. Gamit itong manipis na ano. Para hindi pumasok sa loob yung dumi. Kaya nanggigilid po yung mga dumi rito eh. Hindi kasi makikita sa camera eh. Ito mga idol, inalagay natin dust seal. Kasi napansin ko sa ito problema sa KLX 150. Kahit po may fork boots na, may nakakapasok pa rin yung dumi rito. So, lalagyan po natin itong dust seal dito. Hindi natin sasalpak yan. Kaya linisin ko muna mabuti bago isalpak. Para sure ball. Puti walang, bagong gawa lang ito kaya walang tagas. Tsaka problema rito, pag nagwa-washing ka, pag walang dust seal na nakalagay, pinamamahayan po ng tubig to. Kakalawakin niya yung spring. May mga pag nabulok yung spring, mapuputol. So, tatagas siya. Yan, lagay natin yung ano. Kita ba? Yan, lagay natin yung seal. Rasa muna natin to. Yan. Eh, dasil. Ayan o. Sa end po, sakto-sakto. Ayan. Hindi na siya papasukin ng dumi tsaka ng aligabok. So, mas magtatagal ng buhay ng oil seal. So, lagyan natin itong fork boots. Brand new replacement. Magbebenta na rin po ako nito. Abangan nyo lang. Ayun, mabutas ha. Yan. Malagyan natin dito sa ano. Yan. Yan. Suot na po natin. Yan. Para maprotektahan natin yung ano. Yan. May mga butas to eh. Sa likod natin iharap. Yung pinakasingawan niya. Pinakahingahan. Yun. Dapat nakatarikot yun. Tama. Ayan, sakto sa KLX to.
Yeah, medyo mahirap ipasok. Yan. Ayun. Eh, lapat na po. Amaya na tayo mag-a-adjust po dito. May kasama na rin clamp tong ano. Baka... baka ito gamitin ko. Original Kawasaki na clamp. Mas maganda to eh. Okay mga ka-relaxer, tapos na po natin install. Ito na po yung actual na fork boots, ayan. Ayun yung sirang luma, pinagpalitan natin, ayan. Lapat na po. Ayan, natapos din. Medyo nahirapan ako mag-align dito. Nahirapan ako pagpantayin itong kabila ito, left and right. Kaya gumamit tayo ng measuring caliper. At malapit na po tayo magbenta nito sa R731 Motor Nail Shop, ayan. Yeah, maintenance muna. Napakahalaga po nito. Pag pinabayaan nyo yan, sira yung inner tube nyo. Okay, dito na lang ating vlog mga ka-elixir. Maraming salamat po. Yan. Pogi na ulit. Well maintained. Yan, kaya makinis po yan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat po.